Ganti ka kasi akala mo ako pumatay kay Tweet. Eh, hindi ko naman ginawa yun eh. Pero hindi naman akong gumawa nito. Eh, sino ba pala? Ikaw lang magalit sa akin dito ah. Vanessa, teka muna. Huwag ka agad nagtitintang. Eh, Tita Marisa talaga na magalit sa akin si Ele. Ilang beses ko na po siyang nilalapitan sa aking nakaibigan. Pero tinatabay niya ako. Inaamoy niya pa ako, Tita Marisa. Saka sinapunutan niya ako. Kahit itanong niya pa po siya kay Marie, kay Rina, kay Aya Jenny. Nakita po nila inaamoy ako ni Ella. Dalia? Bakit? Nandiyan ba si Jenny? Baka naman pwedeng makausap po siya, oh. Ha, eh. Ayaw kanya nang makausap, eh. Kabilin-bili na niya sa amin, huwag daw kitang papapasukin. Kung sakaling dumalaw ka. Ganun ba? Sige, marami pa akong gagawin. Alam ko, anak. Alam ko. Eh, hindi naman ako naghihinala sa'yo. Eh, kasi lahat na sila nakatitik sa'kin. Para bang ako nalang pinagbibintangan. Ella, walang nagbibintang sa'yo. Mabait kang tao, mapagbigay. Alam namin hindi mo magagawa yun. Tahanan. Okay ka lang ba? Okay lang ako, Rina. Ikaw, naniniwala ka ba na ako ang sumira sa damit ni Vanessa? Siyempre naman hindi. Salamat, Rina. Matagal ko nang kilala si Ella. Alam ko medyo maintim na yung ulo niya. Pero hindi niya magagawa ang binibintang mo. Sabi ko na nga ba eh, si Ella ang kakampihan niyo. Vanessa, wala akong kinakampihan. Kala ko ba magkapatid tayo? Di ba ang magkapatid nagsasamahan? Kahit anong mangyari? Oo, pero... Niloloko mo lang ako. Hindi mo ako mahal. Mas mahal mo kaibigan mo tulad ni Ella kaysa sa sarili mong kapatid. Hindi, Vanessa. Dapat di ko yung nararamdaman. Sorry, Vanessa. Mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Dala po ni Leo, imbitasyon para sa amin dun sa kasal ng kaibigan niya si Emil. Sayang nga.
Colonel and Mrs. Jose de la Paz and Mr. and Mrs. Salvador Rivera request your presence to witness the marriage of their beloved children, Analisa de la Paz and Emilio Rivera, on... Sino po? Ha? Kailan po ikakasal? Sino po yun? Analisa de la Paz and Emilio Rivera, sino to Emil mo? On December 8, 1999. 10 a.m. at the Lamb of God Church, Sampaloc, Manila. Nay! Malapit na to, ano isusuot natin? Ate Jenny, nakita mo na ba yung dokumento? Hindi pa nga, di ba nga nawawala sa baul ko? Eh, Ate Jenny, may gusto sana ako makita dun sa papeles eh. Yung isa sa nakapirma. Bakit? Para saan? Eh kasi isa yata yung dun sa sinabi ng Tita Marisa. Yun yata yung totoong pangalan ng Tito Emil. Eh, basta, hindi ko alam. Parang yun yung isa dun sa sa pangalan nakapirma dun sa dokumento. Ano? Emilio Rivera yata. Sigurado ka? Hindi ko nga alam eh. Yun lang yung natatandaan ko. Ako rin ha. Kailangan mahanap natin ng papeles. Kailangan malaman natin kung anong kaugnayan ni Emil sa mga Rodriguez. Sabihin mo lang kung matutulog ka na. Lalabas na ako. Saan lang tayo magkaroon ng pagkakataong makapag-usap? Kwentuhan mo pa ako? Tungkol saan? Sa buhay mo. Sa tatay mo. Nanay mo. Mo ba siya? Mahirap ang mawala ng una. Parang kulang ang buhay mo. Parang kulang ako. Pareho lang tayo ng pinagdaanan. Hindi ko rin nakagis nung merong nanay. Mas mabigat nga lang nawala sa akin. Hindi ko naranasang magkaroon ng nanay. Anong ginagawa mo dito? Lalabas kayo ng Paolo na yan, ano? Huwag mo na itago sa akin. Eh, ano ngayon? Kung magsalita ka, daig mo pa ang asawa. Hindi ba yun ang gusto kong mangyari sa ating dalawa? Sinasadya mo bang masaktan ako? Magkaibigan lang kami ni Paolo. Maniwala ka. Sabi ko naman sa'yo eh, kailangan ko pa ng konting panahon para mag-isip. Pero hanggang kailan mo ako paghihintayin? Hindi ko pa ba napapatunayan sa iyong katapatan ko? Ginawa ko ng lahat ng gusto mo. Lahat! Pumatay ako para sa'yo.
sinasabi mo? Yung kasama ng tiya ko, rason mo. Hindi ba yun ang kahilingan mo? Ikaw ang pumatay kay Lucy? Pero yun ang gusto mong mangyari, di ba? Wala akong sinasabing patayin mo siya. Pero sabi mo sa akin, niloko ka niya. Na sana. Sana mawala siya sa mundong ito. Oo nga, pero hindi ibig sabihin nito na gusto ko siyang mamatay. Oh my God, Julio. Ano itong nagawa mo? Isang gabi, nakita siya ni inay sa lansangan. Matungis. Lising na lising. Naawa ka agad si inay sa kanya. Kaya kinumpok siya at inalagaan. Hindi siya natakot? Hindi. Sakit sa lahat. Kaya naman, mabilis na pamahal sa kanya si Tatay Julio. Kinagtagal, pinanganak ako. Kaya lang, isang araw, bigla na lang nawala si Tatay Julio. Eh, bakit daw naglalasing siya nung mahanap siya ng nanay mo? Ang alam ko, nagkahiwala yata sila ng kasintahan niya. Marie, magkaedad ba tayo? Halos. Matanda ka lang siguro sa akin ng ilang buwan. Bakit? Wala. Inaantok na ako. Umalis ka na. Bakit ka niya siya? Meron ba akong nasabi o nagawa na masama? Wala, wala. Gusto ko na matulog. Sira ang buhay ko. Humanda ka, Maria. Lahat ng naranasan kong hirap ay mararanasan mo rin. Sa basurahan ka pupulutin.